Gusto kong tulungan mo ako with the Europeans. Ikaw ang hawak sa logistics. Logistics? Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ipinasa ni Don Lucio ang malaking proyekto ni Greg sa kanyang anak na si Ramon dahil naniniwala siya na wala pang sapat na kakayahan ang kanyang apo na magpatakbo ng ganitong klaseng kalaking negosyo. Samantala, ramdam din ni Ramon na may malaking pagnanasa ang kanyang pamangkin na maagaw ang buong yaman ng kanilang pamilya. Ayon kay Ramon, ay hindi niya nga raw ito hahayaan na mangyari dahil ito ay pinagpaguran at dugot pawis ng kanyang mga magulang at ng kanyang buong pamilya. Hanggat siya nga raw ay nabubuhay ay hindi niya hahayaan na mamuno ang pamilya ni Olga. Ganoon pa man, sinabi rin niya sa kanyang katiwala na darating din daw ang panahon na mahanap niya ang kanyang anak at ang lahat ng kanilang buong yaman ay ipapamana niya dito. Pero tila nagbago ang kanyang pananaw dahil sinabi ni Severino na sayang naman daw ang pagkakataon kung hindi niya magagamit ang kakayahan at galing ni Greg. Maaari niya nga raw itong gamitin para mas mapalawig pa ang kanilang negosyo. Dahil dito ay tuluyan na nga nagbago ang kanyang isipan at ipinatawag niya nga itong si Greg kay Severino. Isinaman niya na ito sa kanilang negosyo bagamat ramdam ni Ramon na nagtatampo ang kanyang pamangkin. Pero ipinaliwanag niya dito na hindi naman daw niya ito inagaw. Ayon sa kanya, ito daw ay tungkol sa negosyo ng kanilang pamilya. Sa oras na mapalaki nila ito, makikinabang naman daw silang lahat. At ang 50-50 na usapan ng hatian ay naging 60-40 na nga pagdating kay Ramon. Sa huli ay napagbigyan na nga rin ni Ramon itong si Olga na ipasok ang kanyang anak sa negosyo. Sa inyong palagay, dapat nga bang pagsisihan ni Ramon ang kanyang desisyon na pakinggan ang kanyang kapatid at ang kanyang katiwala na si Severino na ipasok si Greg sa negosyo kasama ang Europeo? Yan ang ating alamin sa mga susunod na tagpo. Kaya don't forget to subscribe mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!